Good morning, everyone. Welcome back pong muli sa ating pag-aaral ng Purpose-Driven Life na Requirements. So, nasa Purpose number 4 na po tayo, You Were Shaped for Serving God. So, nasa Day 32 na tayo, ang ating title po is Using What God Gave You. At bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa patuloy na pag-bless po sa amin ng opportunity para makapag-aral po ng iyong salita. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa sa inyo, sa aming mga pagkakamali sa inyo, sa aming pagkukulang sa inyo, at ganun din po sa aming kapwa. Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita sa umagang to. At dalangin ko po, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng wisdom, samahan niyo kami, Lord, turuan niyo po kami, guide niyo po kami, Lord, sa aming pag-aaral sa umagang to. Maraming salamat, Lord, at i-bless niyo po ang bawat isa na gising na, ang dalangin ko, Lord, na may matutunan po kami sa umagang to. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, good morning pong muli. Malapit na po nating matapos yung ating purpose-driven life at ang ating 40 days challenge po. So, nasa day 32 na po tayo. Using what God gave you. Sa Romans 12:5, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. What you are is God's gift to you. What you do with yourself is your gift to God. So, ang topic po ni Ma'am Che kahapon ay tungkol din po sa shape, kung paano tayo shinape ng ating Panginoon. So, ang shape po, ang acronym po ng shape is spiritual gift, heart, abilities, personalities, at saka experience. So, ang bawat isa po sa atin ay may spiritual gift. Ang bawat isa sa atin ay may heart. Ang bawat isa sa atin ay may abilities. Ang bawat isa sa atin ay may personality. At higit sa lahat, ang bawat isa sa atin ay may experience. So, God deserves your best. Sa paghubog sa atin ng ating Panginoon, lahat tayo ay may purpose. Lahat tayo ay may spiritual gift. Lahat tayo may heart, ability, personality, at experience. And He expects you to make the most of what you have been given. He doesn't want you to worry about or covet abilities you don't have. Instead, He wants you to focus on talents He has given you to use. So, tayo po ay hinubog na may kanya-kanyang abilities. So, nais din ng Panginoon at layunin niya na sulitin natin yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. So, kung ano po yung spiritual gift natin, sulitin po natin, gamitin po natin. Kung ano po yung laman ng puso natin, kung ano po yung abilities natin, lahat ng talents po, gamitin natin gawin natin yung ating best para sa ating Panginoon. Ayaw niya na mag-alala tayo or maghangad tayo sa kakayahan na wala naman tayo. Sa halip, mag-focus tayo sa mga talents na binigay niya sa atin. And huwag po tayong mag-attempt na maglingkod sa Diyos sa mga bagay na hindi naman natin kaya. Parang pinipilit lang natin na ipasok sa isang bilog na butas, yung square na bagay, na alam naman natin talagang hindi siya napapasok doon sa bilog na butas. Nais ng ating Panginoon na maglingkod tayo ng maayos at gamitin natin yung shape na meron tayo para sa ating paglilingkod sa Kanya. So, paano po natin magagawa yun? Kailangan i-discover natin yung ating shape. Begin by assessing your gifts and abilities. So, mag-start po tayo. O, discover natin yung shape natin. Gumawa tayo ng listahan kung ano yung mga
nais nating gawin, kung ano yung mga talento natin. Tapos, pwede din po tayo mag-experiment ng mga bagay na gusto nating gawin. Mag-discover tayo. Halimbawa, mahilig po tayong kumanta. Pero yung kanta, wala naman pong hilig sa atin, di ba po? So, may mga bagay na pwede nating pag-aralang gawin, i-discover nating gawin, kagaya po ng pag may kainan sa church, pwede po tayong mag-serve, pwede tayong magluto, tapos pwede po tayong mag-usher, pwede po tayong maglinis, pwede po tayong mag-start sa maliliit na bagay hanggang sa ma-discover po natin kung ano po talaga yung talent natin. Huwag na po tayong maghangad ng maging pastor po tayo kung hindi naman po talaga tayo pastor. Joke lang po. Marami po tayong mga bagay na pwedeng gawin kasama ang ating pastor at ang mga kapatiran natin. Kagaya po ng sinabi sa verse natin, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Kung masaya tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, sa talent na meron tayo, yun ang masasabi natin na doon tayo talaga lalago bilang Kristiyano. Hindi na natin kailang maghangad ng kung anong meron ng yung iba, o ihambing natin yung ating sarili or talent sa iba, kung ano yung meron tayo, doon na lang tayo mag-focus. Diba po? Huwag na tayong tumingin sa malayo, sa malapit na lang po. Kung ano na lang yung meron tayo, doon na lang tayo mag-focus. Suriin din natin yung mga karanasan at kunin yung mga aral na ating natutunan. Minsan po akala natin yung talent natin, yun na yun, pero di pala. Akala natin okay na tayo doon, pero hindi pa rin pala. Kagay nga po na sinabi ko kanina, mahilig po akong kumanta, pero yung kanta, wala pong hilig sa akin. Joke lang po. At kung sakali man pong nakita na natin o na-discover na natin kung ano yung mga talento natin, dapat po i-accept natin and i-enjoy natin yung shape na meron po tayo. Kagaya po ng sabi ni Sister Che or ni Ma'am Che na we are uniquely made. So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang shape. Wala pong kopyahan ng shape. Diba po? Lahat tayo may kanya-kanyang shape. So, kailangan po nating i-accept at i-enjoy yung shape na meron tayo. Since God knows what's best for you, you should gratefully accept the way He has fashioned you. So, dapat nating tanggapin at magpasalamat tayo sa ating Panginoon kung paano po niya tayo hinubog, kung paano po tayo nagkaroon ng shape. Tayo ay hinubog ng Diyos ng maganda at maayos. Maganda at maayos ang paghubog sa atin ng Diyos at ang bawat sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Walang labis, walang kulang. At habang ini-enjoy po natin ang kaloob na binigay ng Diyos sa atin, palagi din po nating tatandaan na may limitation or may limitasyon ang kaya nating gawin. So, hindi po tayo Wonder Woman, hindi po tayo Superman na kaya nating gawin ang lahat. May kanya-kanya po tayong gift, may kanya-kanya po tayong ability, may kanya-kanya po tayong personality, at kanya-kanya po tayong mga experience. Huwag din po nating akuin ang lahat ng talent. Ang katawan po natin ay may iba't ibang parte. May mata tayo, may ilong tayo, may bibig tayo, may tenga tayo. So, hindi sila pare-pareho. Do sa ating church, meron po tayong magagaling kumanta. So, meron po tayong mga awit doon. So, meron po tayong lima, meron po tayong anim na kumakanta. Pero hindi po pare-pareho yung boses po nila, no po. May kanya-kanya po din po silang boses. Sa ating mga Kristiyano ay nabubuo tayo ng iisang katawan
May kanya-kanya tayong talent at sama-sama tayong maglilingkod sa ating Diyos sa iisang katawan ni Kristo. Sabi ni Pablo, hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda niya sa amin. At kasama niyan ang gawain namin sa inyo. Alam ni Pablo kung hanggang saan lang ang kanilang pwedeng gawin at kayang gawin. At kung ano ang dapat nilang gawin. Ang mahalaga, sikapin nating maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Iisang manggagawang walang dapat ikahiya, gawin natin ang ating best para sa ating Panginoon. At huwag tayong maghambing sa iba kung ano yung meron sila. At huwag na tayong lumampas, huwag na nating gayahin kung anong meron sila. Basta kung ano yung meron tayo, gawin natin yung ating best. Huwag na tayong maghaganag sobra-sobra. Gawin natin yung ating best para sa ating Panginoon. At habang ina-accept natin at ini-enjoy yung ating shape, keep developing our shape. So habang ina-accept natin at ini-enjoy, patuloy nating i-develop yung shape na meron po tayo. We are to cultivate our gifts and abilities. Keep our hearts aflame, grow our character and personality, and broaden our experiences so we will be increasingly more effective in our service. So, magkakasama po tayo. Kailangan nating i-cultivate yung ating mga gifts and abilities. Keep our hearts aflame. So, habang kinakultivate po natin yung ating mga gifts and abilities, yung ating puso, kailangan patuloy po siyang nag-aalab. Patuloy po tayong masaya na naglilingkod sa ating Panginoon. And grow our character and personality and broaden our experiences so we will be increasingly more effective in our service. So, para maging effective po tayo, para maging continuous po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat cultivate natin yung ating gift and abilities. Keep our hearts aflame. Patuloy na nag-aalab, sabi nga ni Pastor nung Sunday. Kung naniniwala kayo sa Panginoon, ituloy-tuloy nyo na. Huwag na kayong mag-alinlangan. Continue. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag na tayong lumingon. Huwag na tayong mag-alinlangan. Tuloy-tuloy na natin. And grow our character and personality. And broaden our experiences. So, sa pag-discover natin at sa pag-accept natin sa ating shape at sa pag-develop na meron tayo, dahil po, kung hindi po natin gagawin yun, maaari po tayong magkaroon ng failure or mawala yung mga ability, yung mga gift na binigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi po natin yun i-accept, kung hindi natin i-discover, at kung hindi natin i-develop, maari po yung mawala. Kagaya po ng parable ni Jesus doon sa talents na binigay niya, na hindi ginamit nung isang pinagbigyan niya. So sabi niya dito, no, the master said to the servant who had failed to use his one talent, sa Mateo 25:28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. So yung 1,000 binigay sa kanya, dahil hindi niya ginamit, tinago lang po niya, ang ginawa ng master, nagalit sa kanya, kinuha sa kanya. Pati yung talent na meron siya, kinuha lahat sa kanya. So, nakakatakot po na konti na nga lang po yung boses natin. Wala na nga po tayo sa tonong kumanta. Lalong mawawala tayo ng boses para kumanta. So, pag hindi natin ginamit yung talent na meron tayo, pag hindi natin tinanggap, pag hindi natin in-enjoy, at hindi natin dinevelop, mawawala po yun sa atin. So, sikapin nating maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya,
at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi po tayo hinubog ng Diyos para wala lang po. Hinubog niya tayo sa isang layunin at inaasahan niya na susulitin din natin ang binigay niya sa atin. Kailangan lang po talagang discover natin, tanggapin natin at i-develop natin. So ang ating day 32, thinking about my purpose, point to ponder, God deserves my best. So God deserves our best. Huwag na po tayong mahiyang ilabas yung ating talent. Kahit na paghuhugas lang po ng pinggan, huwag po tayong mahiya. Kung may talent po tayong maghugas ng pinggan, labas po natin ito. Kung may talent po tayong maglinis ng church, mag-decorate, mag-usher, lahat po. Marami po tayong pwedeng gawin. Mamigay ng mga pamphlet, pag-pray, yung ating mga kapatiran, gawin na po natin. Huwag na po nating, huwag po tayong tamarin, huwag tayong mahiya, gawin po natin yung ating best. Dahil ang Diyos, deserve niya yung ating best. Dahil binigyan po niya tayo ng, shape, meron po tayong shape ang bawat isa. So, ang ating verse to remember, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sa 2 Timothy 2:15. So, sikapin po natin, huwag po tayong maghangad ng mga bagay na panandalian lang po. Diba po, yung mga manglalaro dito sa atin, yung mga sumasali sa mga manglalaro or sa mga games, nag-aasam sila sa mga gift or mga premyo na nandito lang po sa mundo na mga panandalian lang po at mga naglalaho at saka lumilipas. Pero po tayo, yung shape, yung paghubog sa atin ng Panginoon, yung shape na meron tayo, gawin po natin yun para po sa ating Panginoon at ang alam po natin na panghabang panahon po yung makakamit natin pag ginawa po natin yon. So, ang ating question to consider, how can I make the best use of what God has given me? So, paano ko magagamit ng husto yung binigay sa akin ng Diyos? Paano ko magagamit ng husto yung shape na meron ako? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa napag-aralan namin sa umagang to. Lord, dalangin ko po na magamit po namin yung shape na meron kami sa paglilingkod sa inyo. Magamit po namin yung shape na meron kami para mapurihan ka, para ma-glorify ka. Thank you so much, Father God, sa shape na meron kami. Thank you so much, Panginoon, sa paghubog mo sa amin. Thank you so much, Father God, sa shape na meron kami. Lord, dalangin ko na kayong patuloy na mag-bless sa amin sa araw na to. Mag-guide sa amin sa araw na to. At magamit namin yung shape namin sa bawat oras, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.